langit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Biba poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno. Awit at papuri, alay namin sa'yo. Ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Biba poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito, tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpaging dapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, isa pang bagay ang ipinapayo ko sa inyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sana'y lalo pang pagbutihin ninyo ang pamumuhay ninyo ngayon. Pamumuhay na ayon sa inyong natutuhan sa amin. Upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Batid naman ninyo ang mga aral na ibinigay namin sa inyo. Buhat sa Panginoong Jesus, ibig ng Diyos na kayo'y magpakabanal at lumayo sa kahalayan. Dapat maging banal at marangal ang layunin ng sinuman sa kanyang pag-aasawa at hindi pagsunod lamang sa pita ng laman. Tulad ng inasal na mga taong hindi nakakakilala sa Diyos, sa gayon, hindi yuyurakan ni numan ang karapatan ng kanyang kapwa, ni pupugayan man ng dangal. Tulad ng sinabi namin sa inyo noon pa,
at mahigpit na ibinabala. Parurusahan ng Panginoon ang gumawa ng ganitong kasamaan. Tayo'y tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kalinisan, hindi sa kahalayan. Kaya, ang sinumang humamak sa aral na ito ay humahamak hindi sa tao, kundi sa Diyos na siyang nagkakaloob sa atin ng Kanyang Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginoo'y magala, ang masunurit matapat. Sa Panginoo'y magala, ang masunurit matapat. Ang poon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Kaharian niya'y tapat at salig sa katarungan. Sa Panginoo'y magalak ang masunurit matapat. Iyaong mga kagundok ay natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag yaong kanyang katuwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Sa Panginoo'y magalak ang masunurit matapat. Ang lahat ay namumuhi sa masamay mahal ng Diyos. At siya ang nag-iingat sa buhay ng mga lingkod. Ililigtas niya sila sa kamay ng mga buktot. Sa Panginoo'y magalak ang masunurit matapat. Sa tapat ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway. Sa dalisay naman puso, magahari kagalakan. Ang matuwid ang gawain ay galak ang masusumpong sa maraming kabutihang ginawa ng Panginoon. Ang ginawa niyang ito'y dapat nating gunitain at sa buon ay iukol ang papuring walang maliw. Sa Panginoo'y magalak ang masunurit matapat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin walang humpay, samantalang hinihintay, si Jesus na buong mahal. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5'y matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan
ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino'y nagdala ng langis bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam nang dating ang lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit nang hating gabi na'y may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo. Agad nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, "Bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat," tugon ng matatalino. "Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo." Kaya't lumakad ng 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ng 5 hangal na dalaga. "Panginoon, papasukin po ninyo kami," sigaw nila. Ngunit tumugon siya, "Sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya't magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi muna natin. Good afternoon! At mga kapatid, sabay-sabay nating papurihan, pasalamatan ang ating mahal na Panginoong Jesus Nazareno. Isang mas malakas na palakpak ng papuri, pasasalamat sa Kanya. Panginoon, maraming salamat. Diba? Sinabayan pa tayo ng pagsikat ng araw ulit, no? Pero nakakakabayan eh, no? Ganyan talaga, paasahin tayo, sisikat, didilim, uulan. Ang mahalaga, nandito muli tayo, sama-sama tayong nagpupurit, sumasamba sa ating mahal na Panginoong Jesus Nazareno. Mga kapatid, hindi lamang po ito unang Biyernes ng buwan. Ngayon din ay ang unang araw ng tinatawag nating mga Pilipinong Bear Months. September 1. Nagsisimula na naman ang isang bagong buwan. Kaya isang mas positibo, isang mas nagtitiwala at umaasang paraan ng pagsalubong sa mga bagong biyaya at himalang ibibigay sa iyo ng ating Panginoong Jesus Nazareno. Palakpakan muli natin ang ating Panginoong Jesus Nazareno. Pero September 1 na, hindi ko alam kung may talab pa ito. Hindi ko alam kung may dating pa ito sa inyo. Sa dami ng mga isipin, sa dami ng mga problema at alalahanin ninyo, hindi ko alam kung may dating pa ito sa inyo. Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, magpapasko na. Sabi nung katabi mo, yun nga eh. Ganito pa rin ako. Wala pa rin. Magpapasko na. 4 na buwan na lang. 4 na buwan na lang, tapos na rin ang taong ito. Parang kasi simula lang ano. Ang bilis. 4 months to go. Tapos na po ang taong ito. Alam niyo po, kahapon, sa ating I Thursday feeding program ng Quiapo, 312, bumaba sila. Dahil nga maulan kahapon, bumaba, pero hindi na bumababa sa 300 ang mga kapatid nating tagalansangan na napapakain natin tuwing Webes ng umaga sa I Thursday ng Quiapo. At yan ay dahil sa inyong kabutihan, dahil sa inyong mga binibigay
na tulong donasyon. Pero kahapon, hinanda natin yung 100 sa kanila na makakasama sa first batch ng medical mission natin next Thursday. Kaya kahapon, nagkaroon sila ng laboratory test. Kinuha ng dugo. Alam nyo, matatawa kayo sa mga eksena. Nervyos na nervyos. Sa sobrang takot, may mga namutla, may natulala, may mga napaiyak, may mga napapikit pa, may napadasal habang kinukuhaan ng dugo. Nervyos na nervyos. Yung mga maiingay, tumahimik. Sabi ko, karayom lang pala magpapatahimik sa inyo. Kaya nung binibiro ko habang nakapila, ang sabi ko sa kanila, alam nyo, isa lang dapat nyong gawin, humingi na kayo ng patawad sa Diyos sa mga ginawa ninyo. Napadasal. Mga kapatid, kailan nga ba tayo napapadasal ng matindi? Kailan kahuling napaluhod, napaiyak, at halos napasigaw ka na sa harap ng Diyos para makiusap ka? Alam niyo ba, minsan pag tinitignan ko kayo, tapos tumitingin kayo sa Poong Nazareno, parang kulang na lang sumigaw ka. Nandiyan ka ba sa pakiramdam na yan ngayon? Dahil sa sobrang sakit, dahil sa sobrang hirap, dahil sa matinding lungkot at takot, pakiramdam mo, inaakala mo, katapusan mo na. Kaya napapadasal ka ng matindi. Siguro ganito rin ang naramdaman. Ganito rin yung naisip nung 5 hangal na dalaga sa ating ebanghelyo ngayon. May 10 dalaga sa ating ebanghelyo. Sila ay lumabas upang pumunta sa kasalan. Yung 5 daw ay hangal. Yung 5 ay matatalino. Siguro ganito yung pakiramdam nung 5 hangal. Nang malaman nilang natutulog sila, nang dumating ang lalaking ikakasal at wala silang dalang langis. Alam nyo, maganda pakinggan yung hangal. Pero pag matindi, tanga. Ang 5 tangang dalaga. Kung gusto mo, may dating. Hindi nila masisisi. At hindi sila dapat magalit. Hindi nila matatawag na madamot yung 5 matalino. Dahil naging tapat sila, dahil naging mabuti sila sa pagsalubong nila sa ikakasal na lalaki. Ang totoo, hindi lang sa hindi sila nagdala ng ekstrang langis. Ang problema sa kanila, nando na sila, montik-montik na, malapit na, hindi pa sila nakasama. Kumbaga sa atin ngayon, nasa harap mo na eh. Tatanga-tanga ka lang. Alam mo naman eh. Kaya mo naman. Tatanga-tanga ka lang. Kailan tayo huling nasabihan yan? Hindi sa wala kang alam. Hindi sa hindi mo kaya. Hindi sa mahirap ka lang, may kapansanan ka, hindi ka nakatapos ng pag-aaral, hindi sa mababa ang posisyon mo. Baka nga, tatanga-tanga ka lang. Dahil hindi mo ginamit ng tama. Hindi mo tinignan kung ano ang meron ka. Kung hindi pa ikaw ang napili, o sinayang mo ang mga binigay sa'yo, makinig po kayo. Bakit ka ngayon magagalit sa mga kakilala mo, sa mga kasama mong nabigyan ngayon ng pagkakataon, ng karangalan? Hindi tamang magalit tayo. Hindi tamang manira tayo sa maganda at maginhawang buhay ng mga taong nagbubunga na ang kanilang kasipagan.
ang kanilang kabutihan, ang kanilang katapatan. Hindi tama. Huwag utak talangka. Magpaka-Kristiyano ka. Kaya ano ang sabi ni Pablo sa ating unang pagbasa? Napakaganda. Sabi ni Pablo, isang payo pa ang ibinibigay namin sa inyo sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Poong Jesus Nazareno, isang payo pa. Pagbutihin mo ang buhay mo ngayon. Pagbutihin mo ang buhay mo ngayon. Buhay mo. Hindi laging buhay ng ibang tao. Habang iniisip mong matulungan, habang iniisip mong maturuan ng iba, please, huwag mong pababayaan ng sarili mo. Walang masamang maawa, walang masamang magmanasakit sa iba, basta huwag sanang umabot sa puntong ikaw na ang kumakawawa at nagpapabaya sa sarili mo. Hindi mo maibibigay ang bagay na wala ka. You cannot give what you do not have. Huwag mo rin pababayaan. Huwag mong pagdadamutan ng oras, ng respeto, ng pasensya, ng pahinga, ng pagmamahal ang sarili mo. Ang haba ng pasensya mo sa ibang tao, pero pag nagkakamali ka, wala kang pasensya sa sarili mo. Ang galing-galing mong magturo at magpayo sa iba, pero pagdating sa sarili mo, natatanga ka. Tulad ng pagdating ng Panginoon, hindi rin po natin alam kung hanggang kailan, hanggang saan aabot ang nag-iisa lang nating buhay sa mundo. Kaya sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, walang makapagsasabi, makinig po kayo, walang makapagsasabi kung kailan ka dapat tumigil at matapos magtiwala at manalig sa Diyos. Wala. Hindi ang pagkagutom, hindi ang pagkakamali, hindi ang pagkatalo, hindi lalo na ang paghihirap. Kaya araw-araw, mga kapatid, habang pwede pa, habang kaya pa, mas dagdagan mo ng mabubuting bagay ang mga iniisip, pinagsasabi, at ginagawa mo. Sa malayo o malapit man ang Pasko, ayusin mo pa, pagbutihin mo pa ang buhay na meron ka. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ipinapaalala ng mensahe ng Ebanghelyo na dapat tayong maging matalino at nagbabantay habang ating hinihintay ang pagdating ng Panginoong Jesus. Ipanalangin natin ang mundong kanyang iniligtas. Ang ating pong itutugon, Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ang simbahan naway maunawaan ang mga tanda sa ating panahon at tuwing mapaalalahanan ang bayan ng Diyos tungkol sa walang hanggang dimensyon ng buhay, manalangin tayo. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ang mga kabataan naway manatiling umaasa at puno ng sigla sa buhay. Nawa ang kanilang matayog na adikhain ang siyang maging katig nila sa pagsasakatuparan ng kanilang bagay sa buhay.
Manalangin tayo. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ang mga pinanghihinaan ng loob at nabigo sa buhay, naway huwag palalimin ang kanilang hinanakit at bagkus kumuha ng panibagong lakas at pag-asa mula kay Kristo na nangako sa atin ng kanyang presensya. Manalangin tayo. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ang mga may sakit at mga naghihingalo, naway tumingin kay Kristo ng may pag-asa at may pagbabalik loob na pananampalataya. Manalangin tayo. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ang mga yumao naway makapili ng Diyos sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan at pangangailangan habang ipinagdarasal din natin ang mga kababayan nating labis at direktang sinasalanta ng masamang panahon sa ating bansa. Ang mga nawalan ng bahay at kabuhayan, ang mga walang maayos na tirahan at makain araw-araw, ang mga bilanggo at katutubo, ang mga rescuers at volunteers ng ating bansa at simbahan, at ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo po ang aming mga kahilingan habang aming hinihintay ang pagbabalik ni Kristo, ang iyong biyaya ng walang hanggang karunungan. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay, alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo. Upang maging dugo at katawan mo, Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling, pagpapalat, buhay na dalisay. Pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa.
itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana sa kaitaasan. Magsilot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay. Si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa,
ni Jose na aming arsobispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yumaon nating mahal sa buhay. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong galang at tiwala nating awitin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alam mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Inihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Simulan natin ang bagong buwan na ito nang may ginagawang mabuti at tama sa kapwa. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Hesus Nazareno. Siya ang iyong lakas at pag-asa. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Poong Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa, ika'y kasama ko. Ang samo ko at dasal, sana'y pakinggan mo. Nang mapawi ang mga paghihirap ko, Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magkakaroon.
pakailanman ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalutan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kaming umasa. Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at iyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa, ika'y kasama ko. Ang samo ko at dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno, mahal na Poong Jesus Nazareno. Announcement, magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Maraming salamat po. Ang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Minor at ng pambansang Dambana ng Itim na Nazareno
sa inyong mga tulong at kabutihan ay muli naming panawagan ng inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, delata o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba at bottled waters para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan lalo na sa panahon ng kalamidad at sakuna. Maraming salamat po sa inyong suporta. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Una, mag-iingat pa rin po tayo dahil hindi pa rin po tayo sigurado sa pagbuti ng panahon. Mag-ingat po kayo, manatili po kayong ligtas. At pangalawa, ang simbahan ng Quiapo ay walang sawang magpapasalamat po, hindi lamang sa pagsisimba ninyo kahit sa online, kundi sa patuloy ninyong pagbibigay ng tulong donasyon para sa mga gawain at programa ng ating simbahan. Yung pong pinansyal na tulong dun po sa ating parish office. Yan po ay tinutulong natin sa mga estudyante nating pinaaaral din, sinusuportahan, ang mga may sakit, namatayan, at ang iba pang nangangailangan ng pinansyal na tulong na tinutulungan natin sa abot ng ating makakaya galing sa inyong mga donasyon. Pangalawa, yung pong mga in-kind donations, yung binanggit kanina, doon po sa ating Benedict Building kung saan may pahalik, nandun po ang ating social service at relief office. Yan pong donasyon sa simbahan, yan po ay ginagamit natin sa ating feeding program, sa misa natin, sa mga bilangguan, at sa iba't ibang pamayanan at simbahang humihingin ng ating tulong. Kahit hindi kayo nakakasama, bahagi kayo ng dakilang bagay na ito. Sa kabila ng inyong sariling pangangailangan at kakulangan, salamat, pinipili niyo pa rin gumawa ng kabutihan. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús
Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayagan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.